Kung batang 90s ka, ito yung dahilan kung bakit ka nagka-cutting classes. Ito rin yung dahilan kung bakit tubos yung baon mo. Ito rin yung dahilan kung bakit bagsak yung mga grades mo. At ito yung dahilan kung bakit ka napapalo ng nanay mo. Alam ko lahat yan, dahil kinuwento ng lolo ko. Hello mga katekno. So, i-review ko sa inyo itong astig at cute na mini arcade natin. Kung familiar kayo sa mga Mismet arcade like Worlds of Fun, Quantum, at Time Zone, well, makaka-relate kayo dito. Dahil meron silang ganito. Malit nga lang itong atin. Pero pareho lang naman sila ng itsura. Itong atin, vintage yung mga games. Kung familiar kayo sa Family Computer, NES games, ito yon. So, nasa 200 plus yata yung games nito. So, excited na ba kayo? Well, i-review na natin. So, ito yung mini arcade natin. So, ganito lang siya kalaki. Yan, almost 6 inches lang sa side. Yan. Mas malapad pa yung mitten ko. Yan. Sa side. Yan din. Tapos sa likod, yung battery compartment niya. Tatlong double A. Ito yung 2.5 inches na LCD niya. Nandito rin yung speaker. Yan. Speaker to. Tapos, joystick. Yan. Tapos, yung tatlong button sa taas. Reset, volume, start, tsaka pause. Ito. Yan. Tapos, dito, A tsaka B na button. Yan. Tapos, sa side. Yan. Side. Ito yung power button. Dito. So, kuha tayo ng battery para mabuksan natin. Buksan muna natin to. May screw siya dito sa likod. Tatlong double A yung battery niya. Lagay tayo yung double A na battery na tatlo. So, buksan na natin. Yan. So, yun yung mga games. 248-in-1. Yan. 8-bit siya. Yan. Subukan natin tong F22. Yan. Ito yung game number 1. So siguro hanggang bukas pa tayo dito. 248 games to eh. So astig. So 700 pesos lang to. Dati sa mga amusement park, lagi ako pinapagalitan nanay ko dito eh. Tapos pinapalo ako. Tapos dito rin nauubos yung baon ko. So yung joystick niya, sobrang smooth. Tapos accurate naman siya. Yan. Ang cool, 'di ba? So next game tayo. I-reset natin. Yan. Tapos pili tayo ng ibang games. Ano pa bang mga games dito? So 248 to. Actually, sorry. 240. Kala ko 8 eh. Number 2. Racing Fighter. So yung mga games na ganito, siguro yung mga tagpipiso to eh. Tapos 1 minute or 5 minutes. Kapag may naglalaro, maghihintay ka. Ikaw yung susunod. Tapos akala mo susunod ka na. Tapos magulog pa siya ng piso. So bad trip, diba? Sulit yung 700 mo dito. Tsaka matibay yung joystick niya. Tapos yung mga button, talagang parang hindi masisira. So subukan natin yung ibang games.
So, ayun yung mga games. So, nag-enjoy naman ako. Astig nga. Pero pambata talaga siya. Pang 90s talaga yung dating. So, ang missing lang siguro nito, yung mga Super Mario, Street Fighter, mga ganun. So, ayun siya. Yun yung mga example ng mga laro. So, 240 lahat yun. Hindi ko na maisa-isa pa sa inyo. Sa mga collectors, pwede to. Pwede rin sa mga bata o sa mga baby nyo. Yun. Makulit to. Sobrang ganda. So, missing lang siguro dito yung Super Mario, yung mga ganun, mga Street Fighters. So, wala siyang ganun. So, meron pa akong isang ganito na i-review. Yun naman, meron siyang Street Fighter, Super Mario, yung mga classic na laro. Meron siyang ganun. Sa halagang 700, sulit din. Pwede rin pan-display. Collector's item para sa mga unboxing na ganito. So, once again, this is Paul. Paul Tech TV!